Good morning mga ka-Big Bird. Welcome to my YouTube channel, no? If you're new to the channel, please like and subscribe. Guys, andito tayo ngayon sa aviary ko, no? Kasi medyo may mga nagre-request ng aviary tour daw. So, yun nga. So, anyways, andito tayo ngayon. So, dito guys, sa place ko to, dito ako usually nag-entertain ng mga clients at saka mga kaibigan natin. Siyempre, pag yung bisita, chicks, alam na, may VIP room tayo. Hindi, joke lang. So, matingin ang misis ko. Anyways, guys, ganito, no? Guys, yung ano natin, yung video natin today will just be raw. So, technically, stop and play. Stop and play lang ako dahil medyo busy yung nag-edit ng videos natin. Shoutout nga pala sa pamangkin ng wife ko, si Charisse Isagire. So, medyo busy siya sa pag-aaral niya. So, pasensya na ulit. So, yun guys. So, tara, samahan niyo ako sa aviary ko. So, guys, back ulit tayo. So, guys, dito tayo sa isang aviary ko. Ito yung, ano, yung isa sa first kong aviary na ginawa. Nung nag-aaral pa ako to, nung pinagawa ko to. Gawa siya sa kahoy. Ito guys, ano to? Dati puro parakits to. Ngayon, yan, puro, makikita nyo, puro African na. So, yun. So, dito, I have about, siguro mga 60, 70, or 70, baka 80. Hindi ko masyadong bibilangin dito. Pero konti lang to. So, ito ngayon, mostly, puro Africans na lang. So, yan. Kung papansin ninyo, puro, mostly, yan, mga opaline na Alzuan, ganyan, sa Iring. So, guys, yan. So, huwag na tayo magtagal dito. Ano naman to eh. Maliit lang naman ang aviary. So, doon tayo. Next, punta tayo doon sa aviary ko sa Cockatiel, guys. Ha? Sandali lang. So, ayan, guys. Sandali lang, guys. Ha? Puntahan natin. Ha? So, ito. Papasok na tayo. Ito, guys, yung kinakwento ko sa inyong aviary na first kong pinagawa na for purely for cockatails. So ito mostly ito nga yung dating tinatawag na condotail. Ayan, so kung mapapansin nyo, medyo may kataasan siya, tapos patong-patong nga siya. So yan guys. So yan. So dito, puro dito naman guys, puro cockatails lang to. Ayan, puro cockatails. So ito, ito mga paanak nating iba. Yan, may mga fallow, saddleback, emeralds. So, yan guys. So, pagka na guys, gagawa ko ng video, also about genetics. Yung genetics niya, tsaka different, ano, different mutations. Para at least may visuals pa. Kumbaga, pair mutation, try kong makumuha ng video dito. Ha, guys? Ayan, so ito. So guys, yung narinig nyo sa background, yung medyo maingay na, ano. Usually guys, yan ang senyales ng ano, yan, no. Yung mga narinig nyo, umaangat yung voice, yung two-tone. Guys, yan ang basic, ano, ng mga lalaki, yung mga cocks. So yan. Okay guys. Sorry, hindi ko maano yung camera. Hindi ko alam kung paano ko isi-shift yung camera, Anyways. Ayan. So ito. Teka, bukas tayo ng ano ha. Bukas tayo ng mga nest box dito. Saan ba may mga babies dito? Teka. Ito kasi malalaki na to. So guys. Kita ba guys? Sorry ah. So ito guys. Kahapon, nakunan na siya ni Sir Wilfredo. Shout out to Sir Wilfredo. Thank you sa kahapon, ha. Saan pa ba natin? Ito, may mga babies na rin, guys. May nagbababaan na rin sa... Oops, nanilipad. Nanilbago sila. Then, ito guys, ang ano ng emerald. Yan. Guys, kung napansin nyo, yung most of my cages, meron siyang ano, guys, meron siyang screen sa ilalim. Okay? Kaya ako siya nilalagay ng screen, guys, kasi para iwas sa daga. Kasi usually kung sa aviary kasi minsan may bisita tayo. So ngayon pag kami babies kasi nasusungkit niya. So ginagawa ko guys para iwas disgrasya sa mga butihin nating kaibigan,
nilalagyan ko ng chicken wire yung ilalim. So yun guys, isang technique yun. So para hindi lang masungkit nung daga. So ito. So technically dito guys, I have roughly dito, dito lagpas 100 yung mga ibon ko rito. Lagpas 100 pairs. Ayan. So sorry ah, hindi ko ma-shift yung video eh. So ayan mga baby siya, hindi ko alam, hinahanap ko yung ano, bakit hindi siya. Pero pag na-post pala, ayaw niya, hindi na narorotate yung video. So ayan guys, okay. So ayan. So technically guys, kung mapapansin mo, marami akong cages, parang walang ibon sa loob. Pero ang totoo niyan, nasa nest box sila pumipisa. So medyo maganda yung breeding natin ngayon dahil medyo malamig nga dito guys eh, kasi nasa ilalim siya ng puno, tapos medyo mataas yung ceiling niya talaga yan, kung ano tingin mo guys. Ayan, medyo mataas talaga siya. Nung pinagawa ko to, way back to, na 2001 yata, basta when I left the bank, ito pinagawa ko noon. So, yun, I think, hindi ako nagkakamali, 20 feet yata ang taas nito eh. So, medyo taas tagusan ng hangin. Guys, yun pa pala, isa pa, may mga nagtatanong rin sa akin, ba't may mga sako yung aviaries ko minsan? Kasi guys, pagka iwas takip sa init sa direct sunlight, tapos takip also para sa lamig. Okay guys, so ayan. Ayan, kung mapansin mo guys, yan guys ang magandang sign ng isang aviary. Pag ganyan kaingay ang aviary mo guys, alam ko maingay, sorry ah, pero that means magme-mate na yung mga ibon na yan. Most breeders na matatagal na, alam nila yan. That's a very good sign para sa mga ibon. Okay guys, ayan. So I'm sure mamaya may makikita tayo nagme-mate dyan. Pero may next time pa naman guys eh. So ayan. So anyways guys, tapos puno tayo ngayon dun sa isa pang aviary ko. Popost ko muna guys ha, para hindi mahaba yung video, hindi tayo magsayang ng oras paikot-ikot ha guys. Sensya na guys ha. Thank you guys. We're back guys. So ito na yung third aviary ko. Dito, ito yung last kong expansion sa cockatail. I added 40 pairs ng cockatails dito. Dati puro African to. So ngayon, nagbawas ako ng African. Sinasahan ko ng 40 pairs. Ang nag-expand ako dito, June? I think it was June. Pero sa awa ng Diyos, nagbibreed na halos lahat. Okay, yan. So, basta guys, next time, I'll feature talaga yung mga genetics nila at saka yung mga mutations, ha? Sorry guys, medyo maaga pa kasi, so hindi pa kami nakapag-ulis. So ito guys, na-share siya with some Africans. Dito I have about 80 pairs ng African. So African tsaka cockatail dito. So ayan, teka, ikot ko. Yeah. Ayan. So dito puro cockatail pa rin to. Sa tong side na to, ayan. Okay guys. I'll share to you yung mga yung mga sex link also eh. Mga sex link, mga recessives, tsaka yung mga dominant. Okay guys, so sorry ah, ang hirap ng kasi hindi ko maintindihan bakit hindi umiikot yung camera eh. So yan, pero makukuha natin yun guys. So yan guys, so dito puro earrings din to, puro Africans din to. Ayan. So guys, pasensya na, medyo umiiwas lang kasi ako dahil may mga certain products kami dito na may nag-advise kasi sa akin, medyo avoid ako sa mga product branding ba tawag doon. So medyo may mga iniiwasan lang akong lugar para lang iwas daw, baka lang magka-problem daw kasi eventually. So guys, ito maganda tong ko ng emerald na to. So yun ang mag-asawa, ito ang baby nila. Yung isang baby nila guys, nasa loob din, nasa loob pa, ayun, dumungaw. Pero may pisano silang bago. Lumudungaw siya. So yun guys. So next nito guys, I will bring you to my flight. Ito yung bagong favorite na tambayan dito pag wala tayong bisita. So yun. So popost ko muna guys ha. Thank you guys. Yan, we're back guys. So guys, ito yung ito yung entrance ng flight ko.
Dati ng flight to, when I started, nung pinagawa ko tong aviary kong kahoy, flight na to dati, pero gawa sa kahoy tsaka chicken wire. Ngayon, ano yan eh, parang nagkaroon ako ng sad memory doon kasi, sa bad experience, kasi nga, parang one morning, pagkita ko, sabi ko, wow, ang daming ibon sa mga puno, mga finches, ganon. Without me realizing na yung pala mga ibon ko na pala yung nakawala sa katagal-tagalan yung kasi kahoy tsaka chicken wire lang eh, so tendency nasira ng mga ibon yung screen, so yun. So ngayon nung nag-discover nung during pandemic, pinabuo ko ulit siya, pero this time bakal na, may frame na. So tara guys, pasok tayo, pakita ko sa inyo. So guys, ito, dito ngayon, dito ko nilalagay yung mga, pag nagpababa ako ng mga Africans, yan, mga harvest, pag nag-harvest ako, yan, saka ito, so, yan. Ayan guys, oops, so yan, so, mga harvest namin, medyo marami tayong harvest guys, so yan, dyan ako usually, dito ko usually nilalagay na, sa mga Africans, okay? So dito guys, usually pag mornings, tumatambay ako dito, in afternoons also, pag wala tayong bisita, dito ako, nagkakape ako rito. So, ito, usually, nagpapasok ako ng upuan, tapos, nakupo lang, chill lang ba? So, dito guys, ito, may mga nagtatanong bakit ako may gantong cage. Ito ay maliit na cage. Technically guys, yan yung mga bagong baba namin, bagong harvest namin. So dyan namin nilalagay para kasi buhangin yung flooring eh. So para hindi sila manibago. So dyan, yan, makita mo may mga ibon. Tapos, yan, ups, hinaan natin. So ganyan guys, okay? Sorry guys, tinatakpan ko lang yan via ano, suggestion, wag daw ako magpakita ng mga brands na ganyan, baka magka-problema daw eh. So yun guys, so anyway, so dito usually hupo akong ganyan, yan, tatambay. So guys, ganun lang guys, hopefully you enjoyed my ano ba, aviary tour. Pasensya na, medyo, as I said, i-upload ko lang to ng as is, para kasi nakakaya dahil medyo busy nga yung pamangkin wife ko, so syempre study first guys. So yun guys, so I hope you enjoyed it. Shout out again sa Cockatail Group, Cockatail Philippines. Thank you for the support, and yun. Yun lang guys ha. See you guys. Thank you. Bye-bye.